And then yung global community, kitang-kita nyo naman guys, sino marami, Philippines or dominating. I think hindi pa nga to ganun ka-recent. So ganito yung nakikita nila na warm support across all of these countries. And then kung titingnan nyo rin yung traction, nakikita nyo dito na sa Telegram, sinasabi nila na nasa 49,000 members. Actually, luma pa nga yata ito kasi ngayon, nasa 100,000 na siya guys. So imagine na lang, yung connection nyo dun sa mga activities, yung mga numbers na nandito, and even sa Twitter and sa Discord. So for sure, hindi nahihirapan yung mga tao na mag-convert dito sa game na to. Kasi nga, kung nag-i-stay nga sila dun sa mga Mobile Legends na hindi naman sila kumikita, diba? Ang term nga nila dun is pay to win nga eh, yung game na mga ganun eh. So syempre, itatry na rin nila na mag-join dito sa may chance talaga na kumita, and then free to play din siya. Roadmap guys, so milestone 1, so na-check na rin natin to before, I think they are on track. Milestone 2, on track din sila. Milestone 3, so meron pang mga remaining, so merong mga upcoming. Private sale, alam natin na ongoing pa yan, and they are oversubscribed. They are choosing the true partners na hindi lang magda-dump sa kanila ng tokens but will be strategic for growing and sustaining the community engagements. NFT sale, so malapit na rin yan. And then yung pre-sale, so eto guys, ongoing na yung whitelisting. So sabi nga nila, huwag tayong pumunta doon sa referral na tab ng website. Doon tayo pumunta sa pre-sale para makapagpa-whitelist tayo. So yun nga, yung pre-sale process is basic lang naman. So pagpunta nyo doon sa tab ng pre-sale, so you will get your referral link after you connect your wallet. So kung meron mang mga know your customer process, yung parang magpa-follow ka rin doon sa ibang mga social media platforms nila. So, gawin lang natin yon kung hindi rin nag-pop-up yung mga link natin for referrals. Pero yun nga guys, ilalagay ko rin yung referral link ko sa description para baka makasali pa ako sa whitelisting. Sana makasali. Marami pa na mga paparating. So, tingnan natin yung mga results nung application nila for DEX, for let's say yung CoinGecko listing. And then even yung centralized exchange listing. Guys, ito rin yung magpo-prove gaano ba ka okay na yung game na to. Kasi hindi rin ganun kadali makipag-partner sa mga DEX or sa mga CEX. Talagang meron talaga silang hinihingi na mga requirements. So kung idadagdag ko yung mga natutunan ko dyan, bukod dun sa mga burning mechanism, ecosystem, like uniqueness ng game, hinihingi rin nila dun guys, ano ba yung anti-bot mechanism na meron sila, sino yung market maker nila, who will be responsible sa pag-ensure na okay yung pricing ng mga tokens, ganon sila kahigpit. So kung may makita tayo na okay na partner nila, which they mentioned na they will announce soon kasi meron siyang special webpage din dun sa website nila, then we can gain more confidence din sa game na to. So the rest, so check na lang natin yung website nila para makita natin kung ano pa yung mga next things to see in the future. So yung next natin is yung major roadmap 2022. So they will announce kung sino yung partner nila na MOBA game publisher. And then launching of NFT marketplace, launching of MOBA game, launching of LOA Esports team in various LOL tournaments, launching of live stream and tournament. So yun guys, so ayun yung mabasa lang natin na meron silang magiging partner na MOBA game publisher na hindi pa nila pinapangalanan, pero I'm not sure kung tama ba to, may LOL din sa baba, pero that's promising kasi hindi na nila sila magre-reinvent ng wheel. They will just adapt and learn from them or even incorporate or partnered with them para maging okay yung game na gagawin nila. So they can only focus on building their, of course, own IP rights. Then parang they will create yung mga itsura ng NFTs nila or ng mga characters nila in other or designs or game assets na kailangan nila within the game para masabi nila na they own the game pa rin. Right? So ito naman yung tokenomics natin. So I think madalas naman yan napapag-usapan na, pero makikita din natin dito yung distribution. So given na pinag-uusapan nga natin yan, tingnan na lang natin to. Gusto ko lang ipakita tong part na to na
yung seed round nila, it's only 0.04 and 200k lang yon. So meaning ito yung siguro na ibenta nila dun sa mga sa team talaga. And then sa private sale naman, 0.05 and amounting of 5 million USD. Huling tingin ko dun sa contract address nila, nasa ano na, 2.5 million US dollars na yung nakita ko dun. So bukod pa yung ibang mga wini-withdraw nila dun. So baka naman almost na-complete na nila yon. So yung private sale naman din kasi, it's all about ano rin eh, trust din talaga. Kung yung mga investors, they really believe in this project, then later on, they will get something from it, diba? Pero kung biglang mag-rug pull nga yung game na to, edi malaki rin yung kawalan nila doon. So it really requires yung research and yung trust. Kaya kung private sale investor ka and then you're also a supporter, you give value to the project, you connect them with the right network or with the right talents then, so you can ensure na may chance din na ma-pull off talaga yung project successfully. And then guys, ito lang yung gusto ko rin i-pinpoint sa tokenomics nila, yung pre-sales. Diba, kung makakasali tayo dyan, they have 1 million amount ng USD dito and the price is the same. Guys, 0.05. So, technically, gusto nila na yung mga unang mag-i-invest talaga sa project is they will buy the tokens at the same level. Kasi if we believe, then we will all get something from it, diba? So, we will all win later on. So, yun yung parang concept na nakikita ko dun sa mga usapan nila. So, next guys. So, sorry, medyo mahaba na yung video natin. So, gusto ko lang talaga na i-promote yung Ask Me Anything na session namin ni Bro Daryl mamaya. It's at 8 PM pero 7:45 PM i-open na namin yon. So, kami yung una na mag-aama session for them sa Philippines. So, tingnan nyo guys yung pinrepare namin doon. Gusto talaga namin na maging special yung AMA session. And sana ma-full up namin kasi medyo challenging din yung na-prepare namin na sequence ng video. So, hindi lang siya normal na question and answer. And marami rin kaming mga giveaways na niready doon. Pero syempre, para makakuha kami ng sponsor, kailangan din namin ma-reach yung certain threshold ng viewers. Kaya kung mapapanood nyo to guys, invite natin yung mga friends natin or kung makanood tayo, i-share natin yung live stream. So magla-live kami guys, i-hijack namin yung League of Ancients na YouTube and Facebook official accounts. So pinagkatiwalaan nila tayo doon. So yun, sana maging okay yung magawa namin para rin mas marami pang mga AMA sessions na makita. So yung goal ng AMA session is ma-answer yung mga questions, di ba, na meron tayo related sa game, makapagbigay din ng confidence yung mga dev team natin na everything is being addressed and everything is transparent, and kung meron mong mga challenges na ma-erase sa kanila, they can also make some adjustments and yun, ma-ensure natin na maging okay yung project. During the session mamaya, so i-announce namin yung tatlong nanalo dito sa pinost ko dun sa FB page ko. Marami tayong mga giveaways, marami tayong pa-contest, and mananalo to ng 2,500 pesos each or say 50 USDT. And ayun, so yun, okay yung mga sumali dito, and yun, ini-invite ko pa rin kayo sa ibang mga ipopost natin dun sa page na where we are sharing yung mga giveaways kapag ini-sponsor tayo ng mga sinusupport natin na games or even coming from our side din kapag meron kaming mga extra rin na, di ba, blessings to share to the community. And then meron pa kami isang game guys, yung TikTok and Facebook cosplay video contest. Mamimigay kami dito guys ng dalawang cellphone, and kung sino man yung magiging creative guys, visit nyo lang yung Facebook page ng LDX, makikita nyo yung criteria doon. And yun, may the best cosplay ano man tawag doon, cosplayer to win the cell phones. So kailangan lang natin ilagay yung hashtag League of Ancients cosplay. Guys, wala pang sumasali. Baka pag sumali ka, ikaw na yung manalo. So sali na, guys. Guys, ang dami, 'di ba? So mamaya nga sa AMA session, mananalo ng 10 alpha access yung mga early birds.
So kung merong mga 100, nasa 100 ka ng early birds, 10 daw na mananalo ng alpha access. Kung ma-achieve natin yung 1,000 views, mamimigay tayo ng 2 NFT giveaways. And then 4 NFT giveaways pag 3,000 views and 6 NFT giveaways kapag 5,000 views. And 8 NFT giveaways plus 20 alpha access kapag na-hit natin yung 10,000 views. Kaya ba natin to, guys? Kaya yan. So, ayun, invite natin yung mga friends natin and family members natin to support yung session natin mamaya and lalo na, di ba? Para to sa PH, guys. And then, yeah, that's it. So, thank you guys for watching this video. And sabi nga ni LOA, let's make something awesome together. And yun, kami, we are supporting the game and hanggat wala naman kami nakikita na hindi okay, so we will continue to support the game and give value to the community and even to the project para maging successful siya. Alright guys, so I think that's it for now and see you later sa AMA session natin. Bye guys!